sa lupa yung may legal na kasalian. So, sabi nyo nga, doon yung marriage, yung institute nga siya ng Diyos, parang magkaroon na ng ano nung tinatawag niya, magparami kayo, kung sinabi niya, di ba kaya ano kay, kay, kaya dala siya kay Eva. So, sabi niya nga doon, yung kasal nga, yung panahon natin ngayon, may tinatawag na wedding ceremonies, di ba sa atin, merong lalakad sa altar, tapos meron yung ano yung magbibigay sila ng vows nila, tapos aagi sila na, ikakas na sila na yung para sa isa't isa, binatawag diba na, ano, public pronouncement, tapos i-elaborate nga nung ano kung ano nga yung gagawin nila. So, sabi niya nga doon, yung pinakang, ano, yung pinakang ginagawa nga bago magpakasal, is may tinatawag na, ano, special preparatory. Di ba kahit sa ano, kahit sa Old Testament, nung time, di ba na ikakasal sa Esther doon sa hari, ginawa, hinanda, di ba yung pagligo sa kanya, pinaliguan siya ng pabango, ng langis, ng gatas. Because sabi niya nga doon, yung kasal is, ano, connected nga siya about, ano, kung sabi niya doon, yung cleanliness is next to godliness. So, ano, kailangan niya is malinis nga tayo bago nga tayo umarap sa Diyos. So, di ba tayo as a person na nabubuhay araw-araw, kailangan niya naliligo tayo araw-araw. Kailangan naliligo araw-araw. And then, naliligo nga tayo araw-araw at nagbibihis nga ng malinis. So, ganun nga din kapag ikakasal, kailangan nga naliligo tayo. Kasi di ba, wala namang gusto magsuot ng magandang damit tapos walang ligo, di ba mabaho sa ganun. So, kailangan maglinis ka bago ka mag-isasuot ng magandang damit. So, sabi niya nga dito, sa iba't ibang ano, sa iba't ibang tradition, iba din yung paraan nila ng pagligo. Pero yun yung tinatawag ng special preparatory. Ewan ko lang sa atin dito sa Pilipinas kung may ganun ba na pag ano ng pagligo. So sabi niya nga din, di ba, bago yung kasal, yung groom nga at saka yung bride, magte-take sila ng special bath. Tapos, ano, tinatawag ngayon sa kudyo na, ano, ng Migo. Migo. Yan. Yung pagligo po nila na special bath, bago yung kasal, tinatawag sa kudyo na, ano, Migo. Yung pag, ano, pagligo sa, ano, sa running water, yung maliligo sila sa running water, para yung dumi, yung maagos, hindi nag-i-stay doon. Yan, wait lang. Running water. Tapos, sabi niya pa nga doon na ano, kasi so, dahil nga, kaya nga sa mikba sila naliligo or sa running water, dahil nga ano, gusto nga nila na yung dumi ng katawan nila matatanggal, tapos ano, aano rin na doon. Tapos after nga, mag-ano nga sila, maglalagay sila ng pabango, tsaka ng herbs doon sa ano, doon sa liliguan nila, lalagyan nila ng ano, ng kung ano dun sa ano, basta pagbabango dun sa pangligo nila. Tapos sabi niya kung ano, mikbaya, running water, pagligo sa running water. Hanggang 5 ang ano. Tapos sabi niya kung ano, di ba? Si ano, Jay. Kung paano nung yung mga ikakasalit, si take sila ng ano, ng pagligo. Ganun nga din kasi Jesus, di ba? Bago nga si Jesus nag-serve or nag-ministry, naligo nga muna siya, nag-take siya ng special bath, which is yung gawain. Kaya nagpabautismo si Jesus Christ bago nga siya nag-ministry. Para maano hanapin yung mga bride niya. So sabi niya nga doon, nililis nga rin siya by running water dun sa River Jordan. Sa summer pag river, di ba, obviously, umaano talaga sa running water per river. So, dun nga, naligo si Jesus Christ or nagbabautismo sa River Jordan. So, after nga ano, dahil na naligo siya, naging isang babangong samyo nga siya sa... naging babangong samyo nga
Espiritu Santo ay naging mabausang isa sa Diyos dahil nga doon. Kumbaga, parang naging napakabago niya. So, ganun nga din sa amin, di ba? Kailangan, mababismahan nga tayo sa Espiritu Santo para nga maging mabangusang yung mali tayo sa Diyos. Yun lang.